Narito na ang inyong bagong magiging Sunday afternoon habit sa PG8 Radio. Isang oras ng inspiration, motivation at empowerment sa mga bagong paaralan ng buhay sa online world. Entrepreneur Radio Online. Invest early in life and be an entrepreneur. Ito ang susi sa inyong tagumpay. Matuto ng mga tips, techniques at best practices sa pagsisimula ng negosyo. Entrepreneur Radio Online. Entreps, narito na ang programa para sa makabagong Filipino entrepreneur, no? Mga negosyanteng Pilipino na kikinig ngayon. Makakasama niyo kami tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon para sa usapang punong-puno ng kaalaman sa pagsisimula ng inyong pangkabuhayan. Maririnig niyo kami dito sa DWIZ 882 at mapapanood sa DWIZ Facebook page. Ayan, linggo-linggong nagbibigay inspirasyon sa kahusayan at tagumpay ng bawat Pilipinong negosyante dahil dito sa Entrep Radio, may puso ang pagnenegosyo. Kaya Luzon, Visayas at Mindanao, isang maganda at maaraw na hapon sa inyong lahat mga ka-entreps. Hatid namin sa inyong isang oras ng information, inspiration, motivation at empowerment para sa ating makabagong Filipino entrepreneurs. Welcome to Entrep Radio on DWIZ 882, the voice of Filipino entrepreneurs. So yan, no? Yeah. Happy New Year sa ating mga entreps. Welcome to 2022. Yes. Ikaw, Chase, kamusta naman ang 2022 mo? Kamusta ang simula? Grabe yung simula namin sa taon na to, putik. I got sick. Nagkasakit pero okay naman so far. Common cold lang naman, sipon, konting ubo, pero not too bad. So, ganyan naman sir. Pag ano, nagbabago ang panahon, 'di ba? Malamig, 'no? Masyadong mahamog, masyadong marami talaga nagkakasakit. Lalong-lalo na 'yung mga lumabas nung December, 'no? Talaga. Posibleng iba pa yung mga napaghawaan natin. In any case, no, as long as tayo ay bakunado, di ba? Napansin naman natin na mild po ang mga simptomas na pwedeng makuha sa ating pandemic. Indeed, indeed. Kaya naman, Sir Rene, kamusta yung 2022 nyo? I'm sure it was fine. Okay naman. 2022 nagsimula, nakapagpa-booster na po ako. No? So, talagang ready na para sa hinaharap nating taon na to. Yung New Year's resolution mo ba, Chase? Nagawa mo na? Siyempre, hindi pa. Parating pala. Siyempre, one day at a time. One day at a time tayo dito sa Entrep Radio. Unti-unting progress. Alam mo ba, New Year's resolution dapat ginagawa bago magsimula ang taon? Para yun ang gagawin mo sa unang araw pa lang. Kaya dapat ginagawa mo na siya. No, nakain ko na yung kalahating cake sa kwarto. Pero sige, okay lang yan. Yung resolution mo, pagkain ng cake, ha? Mm-mm. Okay! Shout-out pala sa ating mga ka-entreps na nakikinig ngayong hapon na to, no? Pati dito sa ating listeners sa DWIZ 882, no? Mm-hmm. Kung may mga comment kayo, may mga pabati, may mga pa-shoutouts, post nyo lang po dito sa ating Facebook page, no? I-comment nyo po dyan at babasahin natin dito sa show. And, syempre, alam natin na ikalawang linggo na ng taon, kaya kamustahin naman natin kayo mga ka-entreps. Ano ba sa palagay nyo ang magiging sitwasyon natin ngayong 2022? No? Mas maayos ba para sa pagnenegosyo? Mas marami ba kayong opportunities, no, para lumaki at lumago ang inyong mga plano? No? Kung meron kayong ano, i-comment nyo lang din po kung may masasabi kayo tungkol dito. No? Tapos, sa ating mga ka-entreps din pala, no? Abangan nyo ang ating guest for today. Talagang marami kayong matututunan, lalong-lalo na pagdating sa franchising. Yes. Chase, may idea ka ba? Sino ang guest natin? I do, definitely. Bibigay na ba natin yun? Sir JP Morales. Sige, describe. Okay. Ano siya? Sino siya? Bakit siya? Si Sir JP Morales, and CEO ng Righty Board of Director Associate of the Association of Filipino Franchisers Incorporated or AFFI. And so marami po siyang pwedeng i-share sa atin mamaya pagkadating ng interview natin with him later. Ayan. At saka paalala din pala sa ating mga entreps, no? No, may mga negosyo na magagamit para sa parating na eleksyon, no? May mga projects na ba tayo, no?
dapat medyo naghahanap na tayo ng mapagkukunang projects ngayon. No? So, uy, may comment tayo from Ms. Faith Pastrana, si partner Faith. Kilala ko yan ah. Nasa comment section na lang at hindi siya makakasali ngayon. No? Pero sabi niya, we'll be healthy po this year para hindi maka-absent sa Entrep Radio. Oo, yeah. Dapat partner, get well soon partner. Yeah. Para gumaling na yung colds mo, no? Yes. Get well soon, Ms. Faith. Isama na rin natin, no? Konting live din po tayo dito sa DWIZ 882 Facebook page. Pati na rin po ang hotline natin. Pwede nyo kaming ma-contact sa 8470-1750 hanggang 54, no? 8470-1750 hanggang 54. Pati ang text line po. Pwede kayo mag-text, magpadala ng SMS, no? Para mga pabati nyo, shoutouts at comments. Ang number po ay 0998-376-6768. 0998-376-6768. At syempre, huwag natin kalimutan, sundan ng Entrep Radio Online Facebook page para sa mas marami pang kaalaman at impormasyon tungkol sa pagnenegosyo. Yeah, like and follow naman kay Entreps. Also, I think si Miss Faith ang nagsasabi nito, no? Yung Google MSME Caravan, sir. Ano bang details nito? Sige, tuloy mo na, Chase. Sabihin mo. Okay, pwede mag-join na lang po tayo mga ka-entrep sa ating Google MSME Caravan. Register by visiting https://bit.ly/msmeentrepradio. That's bit.ly/msmeentrepradio. Magsisimula po ulit ang Google MSME ngayong January po, no? Abangan nyo na lang po, puntahan nyo yung page na yun para malaman nyo ano pa yung mga libreng modules, mga seminars na pwede nating masalihan para mas gumanda ang ating negosyo. Paano tayo makasama sa e-commerce? Paano maging digital ang ating business? Yan po ang ginagawa natin sa Google MSME Caravan. At yes. Syempre, Chase, meron din tayo. Meron pang isa actually. Oh, yung Certified Voice Artist Program. Diyan po kami ng galing ni Sir Renee and Miss Faith. Yan. Actually, CVAP Batch 11. Nagsimula na nga kahapon, January 8, 2022. Yan, pwede po kayo humabol sa mga gusto pong sumali. Yan po. Visit po kayo ng fb.com/certifiedvoiceartist. That's fb.com/certifiedvoiceartist. Ito po, makatulong sa inyo sa just simply voicing out whatever this is inside your head. Yan. Keep it simple. Yan. Kung gusto niyo matuto paano magboses, paano magsalita sa harap ng camera, paano gumamit ng mikropono, paano pagandahin ang ating boses, pananalita, sumali po tayo dito. Yes. Okay. I think it's time na para sa ating Entrepedia, Mr. Chase Lemon. Yes, tawagin po natin si Mr. Entrepedia para sa ating mga Entrepedia tips. Pasok. Magandang araw mga ka-entrep, si Mr. Entrepedia po. Ito at ito ang ating kawili-willing Entrepedia Tips. Para sa Entrepedia Tips natin ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa franchise. Ang franchise ay isang paraan ng paglago ng isang matatag na negosyo. Sa pagitan ng franchisor o ang nagtatag na negosyo at ng franchisee, ang magiging partner ng franchisor. Sa ngayon, tutumutok muna tayo sa pagiging isang franchisee. Kaya para sa Entrepedia Tips natin ngayon, ito ang tatlong tips para pamahalaan ang iyong franchise. And ito po ang ating Entrepedia Tip number 1, tamang tao para sa tamang trabaho. Siguraduhin natin na pagdating sa mga pangangailangan ng ating franchise o negosyo, ang mga tamang manggagawa ang nakalaan sa bawat pangangailangan. Ito'y upang mapanatili o mapagpatuloy ang maayos na operasyon ng ating negosyo. At yan po ang ating unang Entrepedia Tip, tamang tao para sa tamang trabaho. Meron po tayong parating na dalawang tips mga ka-entreps, kaya makinig lang po kayo dito sa Entrep Radio. Yun. Thank you, Mr. Chase Lemon. No? Talagang ang dami nating roles today. No? Yes, thank you, Mr. Entrepedia. And Mr. Entrepedia. Yes, thank you. So,
Tingnan natin, nandito na ba ang ating unang guest para ngayon, para malaman nyo na, no? Paano ba itong pag-franchise at paano ba natin siya magagamit sa ating negosyo o paano ba tayo makagawa ng negosyo sa pamamagitan ng pag-franchise, no? So, ang ating susunod na guest or ang ating guest pala, isa lang palang guest natin today. Ang ating guest for today, bigyan natin ng konting intro, no? Yes. Nagtapos siya sa San Beda University at nagtamo ng bachelor's degree sa entrepreneurship at nabigyan ng Best in Business Implementation Award. Pagkatapos ng ilang buwan, nagtapos din siya sa DTI at Negosyo Kapatid Mentor Me Program. At habang nasa ika-apat na taon pa lamang ng kolehiyo, nasimulan na niya ang kanyang franchising business. Siya ay kasalukuyang president and founder ng Right Tea, board of director para sa Association of Filipino Franchisers Incorporated o AFFI. Siya din ang chairman ng AFFI Franchise Bonanza Virtual Expo, pag-usapan natin yun mamaya. Yes. At isa rin siyang Go Negosyo Mentor at DTI HFFI Bootcamp Mentor at tumutulong sa mga kapwang negosyante na MSME, particular na sa mga nakababatang negosyante. So yan, ang ganda po ng intro natin, no, Chase? Ayan, mga ka-entrep. So andito na po si Sir JP Morales. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Maraming salamat po, Sir Rene, Sir Steven. Maraming salamat po. Welcome po, welcome. Hey, Sir JP, kamusta po? Salamat sa pag-salin niyo po ngayong hapon na to, no? So, Sir JP, para simulan na natin, no? Para dun sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, aside from your introduction, no? Could you tell us something about yourself? Alright po. Ako po si JP Morales sa mga viewers natin. Ano? I'm 28 years old, kaka-turn ko lang. At kung mapansin nyo, medyo ngungo ang aking boses ngayon. Medyo nakiuso lang ako. And then of course po, ako po may-ari at CEO ng Right Tea at isa po akong director, board of directors sa Association of Filipino Franchisers Incorporated. Isa po itong samahan ng mga franchisers ng mga Filipino homegrown brands. I see. Ano po ba ang Right Tea? Ano po bang ginagawa ng Right Tea? Okay po, for Right Tea po, we offer 100% freshly brewed milk tea. Ito po ang kakaibahan nito sa mga nagbebenta ng ibang milk tea. Ang selling price namin, aba, very affordable. For 55 pesos at 65 pesos, makakatikim ka na ng freshly brewed tea. Galing pa ito ng Taiwan. Imagine, real tea po ang matitikman ninyo. At hindi nyo na kailangan pumunta ng Taiwan para matikman ang authentic na milk tea. Wow. Wow. Ang pag sinabi natin milk tea, bale, meron din to yung tinatawag natin boba, no? Yung sago. Yes, opo. Yung black pearls. Sarap na sago. Black pearls, no? Love yes. Those. Ayan, si Chase mahilig sa sago talaga yan. Eh. Sir JP, so medyo ano, no? Curious din ako, no? Since na-mention nyo ngayong edad nyo, paano nyo nasimulan ang Right Tea? Ano po yung pumasok sa isip nyo at na sabi nyo, oh, mukhang milk tea na authentic, no? Ang mukhang kailangan natin to sa panahon ngayon, no? Paano nyo siya nasimulan? Okay po, bali po ma-share ko lang sa inyo, no? Sinimulan ko yung aking milk tea business 3 years ago, that was 2018. Bali, nung time po na yung kamamatay lang actually na mother ko dahil sa cancer, doon nag-research ako ng time din, nakita ko na yung fresh tea leaves, meron pala siyang anti-cancer na components. Healthy po siya, may mga antioxidants. So naisip ko, bakit hindi ako mag-offer ng freshly brewed tea sa mga customers? Dahil hindi lang basta ito beverage, kung hindi may health benefits din ang matatanggap yung mga customers. And of course, sinamahan ko na rin ito ng fresh milk para may calcium. Ayan. Mm-hmm. So doon po nagsimula, yun po yung naging parang inisip siguro natin ang solution or para paano ba tayo makakatulong din sa iba pang mga nangangailangan ng ganitong mga nutrients, no? What an influence. So mga ilang taon kayo nung nasimulan niyo siya? Bali, nasimulan ko po siya at the age of 25 po. 3 years ago? Wow. Apo, 3 years ago po. Tapos ano pong pumasok sa isip niyo na parang ayun na nga, no, nasimulan niyo na parang hindi ba kayo nag-hesitate o nagdalawang isip na magtayo ng sariling kumpanya? Mm-hmm. Okay, bali nung time na yun, sabi ko, ito na lang yung natitira naming pera that time. Sabi ko, kailangan ko ng palakihin to. Kung hindi, nakumpana na kami ng father ko at pati ng mga kapatid ko. So ang ginawa ko po nung time na yun, nagpursige kami maitayo yung milk tea business namin. Naalala ko yung first brand
branch po namin ito sa may Aurora Plaza. Ito katabi ng TIP. Mm-hmm. Ayan po, kung sa mga familiar sa may Quezon City po ito, no? Nung naitayo mm-hmm. po namin yun, that unti-unti po nagkaroon kami ng second branch sa Evergo Tesco Mall. And then unti-unti dumami na po sa hanggang sa ngayon po with wow. more than 30 branches po. Hanggang sa Cebu, meron na rin po kami. Dahil po yan sa tulong ng Association of Filipino Franchisers Incorporated. Oh, AFF. Nice. Ang ganda ng support din, no? Before natin pasukin po yung AFFI, sige, tanungin ko na rin to, no? Or ikaw, Chase, may tanong ka ba? Oh, actually, answer sa mga nasabi niyo na, sir, sino po nag-influence sa inyo niyan? Like, sino po talaga yung nagbigay ng push to get you into this kind of business mindset? Okay po, bali, ma-share ko po, nag-graduate ako ng entrepreneurship nung sa San Beda University. Nung time po na yun, requirement namin as thesis is magtayo ng sarili negosyo. That time, una ko negosyo was ice cream. Pero and then yung ice cream business ko na yun, nag-fail po siya. And then sabi ko, kung titigil ako, doon ako magiging failure. So sabi ko, kailangan tumayo ulit ako eh. Magtayo ng bago negosyo. Doon po nakilala yung sa kong business partner, si Fifth Solomon, yung ex-KBB housemate po. Nagkaroon po kami ng Jiro-Jiro Matcha Cafe. Sa kasamaang palad po, hindi rin po lumaki yung negosyo po namin dahil mali yung pwesto. And then nakilala ko po yung mentor ko na si Sir George Winicky, yung original founder po ng Potato Corner. Ayan, pinush right, through niya po ako na magtayo talaga ng negosyo with the right mindseting. Ayun po. Wow. Sir JP, kailan niyo ba masasabi na nagsimula yung pagiging entrepreneur o nag-isyante niyo? Nung bata po ba kayo? Mahilig na kayo magbenta ng kung ano-ano, yung sofa niyo, yung mga gamit sa bahay. Siguro napansin ko po yung pagbebenta ko ng ano, yung mga pad paper nung elementary ako. Dahil yung mga iba kong kaklase, wala silang pad paper. Aba ako, meron ako isang buong pad paper. Sige, bili kayo, 2 piso isa. Ayun. So, tingin ko doon po nagsimula. Parang gusto nyo nakatupi na, o oh, eto, plus 50 cents. Prepared. So, elementary pa lang. No? Eh, ganyan talaga makikita mo rin. No? Parang pag nagkaroon talaga ng pangangailangan, usually ang unang takbuhan talaga would be to become negosyante, no? Talaga maghanap ka, ano ba pwede natin ibenta, ano bang mabilis? Kasi katulad nun, no, bata pa lang tayo, hindi pa tayo marunong gumawa ng mga gamit, hindi pa tayo gumawa ng sofa, let's just say, no? Kaya ng kotse, ng sasakyan, or anything. So, buy and sell talaga ang unang-unang pinaka-accessible na paraan, no, para kumita. No? So, marami tayo dito ngayon sa ating mga ka-entreps, no? Mahilig mag live selling, mag-buy and sell, trading. Yan po ang actually isa sa mga pinakamalaking industries dito sa Philippines, no? Retail, no? So, sa inyong, in your case naman, Sir JP, after nyo matapos matutunan yan, then naisip nyo nga, why not go into food, no? Essentially, parang manufacturing na siya. No? Kasi gagawa kayo eh. Kukuha kayo ng raw materials, gagawin natin produkto, tapos ibibenta natin. Yung pag-manufacturing po ba, or essentially, ang right tea kasi, hindi naman siya nagsimula as a franchise. Talagang sinimulan niya siya as from scratch. Tama po? Yes po. Saan niyo po natutunan yon? Sa kolehiyo po ba? Or yun nga sa mentor niyo po kay Sir George? No? Okay po. Bali, ma-share another background po nung fourth year, yung una ko po negosyo nung college, ay napa-franchise ko po ito with a little knowledge, konti lang yung knowledge ko that time na magpa-franchise. Nagbasa lang po ako actually sa Google, sabi ko, paano ba yung franchising? Kasi konti lang yung mababasa po nito sa online. And then later on, yung mentor ko po, si Sir George, tinuro niya yung tamang franchising. And then later on, na-adapt ko na po kung ano ba yung tamang franchising. Kasi kailangan pala niyan, may mga stable suppliers ka, yung mga pwesto, right. Titignan mo kung feasible ba sila doon. And of course, yung support na ibibigay ni franchisor sa kanyang mga franchisee, dapat nandoon yan, kompleto at present. Oh, support in the sense na meron na tayong mga standard operating procedures, meron tayong mga manuals po kung paano ginagawa lahat, no? Yeah. Sa pagsimula pa sa pagtimpla, sa pag-handle ng mga customers. Tama po. Talagang medyo padugo talaga, no? Pag ikaw yung franchisor. Pero kung kayo po ang franchisee, kamusta naman po? Okay, pag sa franchisee, okay naman po dahil yung system na ginawa namin, madali na po siya i-adapt or i-transfer yung technology sa aming mga franchisee. Yung system na ginawa po namin na
talagang kayang-kaya ng kahit sino po na mag-handle ng right fee branch po. At talagang marami po ba kayong requirements para kunyari merong sa ating mga nakikinig ngayon, no, mga ka-entreps na sabi, oh, mukhang gusto ko yung mag-franchise ng right tea, ng milk tea, no, or essentially ito talagang authentic Taiwan sourced, no, na tea. Ano po ba mga requirements nila or kayang-kaya ba ng regular natin ka-entreps pumasok dyan? Apo, bali madali lang po, simple lamang requirements. Kailangan lang po namin ang basic, the letter of intent to franchise of right tea. And of course, meron po kami yung right tea franchise form na ina-accomplish po ito. And then pag pumasa na po sa training and then yung pwesto, feasible na nakita namin, pwede na po buksan at lagyan ng right tea franchise branch. Kailangan, 1, 2, 3. Parang feasibility studies din, no? Para makita talaga lots of preparations. Yung lugar na to, kikita. Okay. Kung may traffic ayan. Or hindi. Opo. Okay, so, ayan, so, Sir JP, regarding po dito sa Association of Filipino Franchisers, Inc., ano po yung ginagawa dito? Ano po yung ginagawa niyo po dito? At paano po ito nakakatulong sa ating mga ka-entreps, yung mga nag-negosyo po rin, mga kasama natin yung mga nag-negosyo? Okay po. Ayan, magandang tanong po yan, ano, Sir Chase. Actually, yung AFI, kung makikita po ninyo, very present siya sa mga online platforms, lalo na nitong pandemic. Nagkaroon kami ng mga webinars para matulungan yung mga kapwa negosyante natin. Dahil naalam natin nung unang pandemic, yung mga brick and mortar stores natin, talagang alam natin hindi yan bebenta kaagad. So kailangan mag-adapt tayo digitally. Diyan po pumasok si AFI. Nagturo po kami kung paano ma-digitalize yung brick and mortar store. And of course po, ano ba yung mga bagong marketing strategies during this pandemic at paano po makakope up during the pandemic period. And of course po, itong samahan po ng asosasyon ng mga franchisors, ito po ay yung mga legitimate franchisors. Ini-eliminate po namin yung mga overnighter franchisors. Dahil makikita po ninyo, iba dyan yung mababa-mababa yung presyo ng kanilang franchise package. Pero pag binili na ninyo yung supplies, wala pala kayo mabibili yung supplies sa kanila. Kumbaga, bahala na kayo sa buhay ninyo. Ako kumita na. Yun po yung iniiwasan namin. Ay, kaya po nagkaroon ng samahan ng franchisors. Opo. So parang nagve-verify din ng AFFI, no? Ng mga nagpa-franchise, no? Kung lehitimo ba talaga sila. Opo, kailangan kumpleto po lahat sa documents, maayos ang patakbo ni franchisors, may support siya sa kanya mga franchisee. Yan po ang aking. Ayan, so si mga... So kung... Sorry, go ahead, Chase. Ayan, so I was just thinking like, so sa mga ka-entreps natin nakikinig. Ayan, sa AFFI, pwede na tayo lumapit sa kanila for like, so para masigurado natin na legit nga talaga yung mga makakatulong sa atin. Ken? So, iniisip ko, kung ako ay isang franchisor, bago ako magsimula mag-offer nito no, sa labas, no, mas magaling po ba or mas maganda po ba na sumali po muna ako dito sa AFFI? Yes po, maganda po na sumali po muna sila dito sa AFI dahil dito po sa AFI, tinutulungan rin po namin yung mga startup franchisors kung paano ba yung mga tamang franchising o kaya yung franchising 101, itinuturo din po namin sa kanila yan. Mm-hmm. Tapos yung pagtuturo po na ito, ay libre po ba or may fee din po ito, may bayad siya? Yes po, bali meron po kami mga programs na libre at meron din po mga may bayad. Pero majority po ay libre namin binibigay sa mga members ng AFI po. Mm-hmm. Kaya maganda rin po na makasali sa AFI. And at the same time, kung kunyari ako ay isang ka-entreps, no? Negosyante, gusto kong kumuha ng franchise sa mga available, pwede rin ako lumapit sa AFFI. Yes po, dahil po ang AFI, marami po kami mga members. Kung makikita nyo po, yung majority ng mga outlets sa mga stores po na nakikita nyo sa labas, gaya nila po kay Tempura, sila Plato Wraps, Goto King, Show My House, mga members po sila ng AFI. Ayan, marami pong pagpipilian. So kung sabihin ko, itong budget ko, kunwari may ganito akong halaga, tapos lalapit ako, sabihin ko, meron ba akong kukuhang franchise sa ganitong halaga? Pwede ko bang ano or yung ganon?
Yes po, pwedeng-pwede po yun dahil meron po kaming teams na pwedeng tumulong po sa mga naghahanap ng franchise. Lalo na this coming po yung franchise bonanza. Nandyan po yung mga franchisors from Athlete. Ayan. Sige, pag-usapan naman po natin itong franchise bonanza. Ano po ba ito, Sir JP? At mukhang kayo po ang chairman ng event na ito. Apo, bali po kung mapansin ninyo sa kasagsagan ng COVID pandemic, ano, napansin namin na may increase ng demand sa naghahanap ng franchise. At even yung mga franchisor members namin, sinasabi nila na kahit pandemic, madami nag-i-inquire at nakapagbukas sila ng bagong branch. Even though na mahigpit yung strict levels natin. Even though for me, na-experience ko po yan last year, nakapagbukas kami sa Cebu during nung time nito na heightened alert levels pa po tayo. Now ngayon po, the franchise bonanza, isa po itong online virtual franchise expo. This is presented by AFI in partnership po with PLDT Homebiz. Alam po natin that the past year has been challenging para sa mga negosyante at sa mga businesses, and only by God's grace that the AFI members' solidarity and support for one another have they been able po to overcome these challenges. So ngayon po, the virtual expo showcases Filipino homegrown franchise brands which aims to give hope sa ating mga kababayans na OFWs at saka sa mga corporate retirees at income-generating seekers by offering them exciting franchise package. At ang pinaka-goal po ng virtual expo is to connect our fellow Filipinos sa mga kababayan natin sa mga naghahanap ng income through franchise. And of course, para matulungan po yung mga Filipino homegrown brands affected during the pandemic to bounce back. Ayan po yun. Wow. Kailan po gagawin ang virtual expo na ito? Okay po, ang virtual expo po ay mangyayari sa January 20 to 23, 2022 po. All you have to do is to log in po sa www.virtualtradeexpoph.com. Ulitin ko lang po, that's virtualtradeexpoph.com, or you can visit po sa AFI Facebook page, that's facebook.com/AFI Empowering Entrepreneurs. Ulitin ko lang po, facebook.com/AFI Empowering Entrepreneurs. At ang pinaganda po ni dito, no, Sir Rene and Sir Chase, libre po ito, libre sa lahat po ito. Wala kayong babayaran na kahit anong entrance fee, login fee, wala po yan. Libre po para sa tao. At nakalagay nga din sa pangalan, no, Virtual Expo. So ibig sabihin, hindi niyo po kailangan puntahan ito. Kailangan niyo lang po ng internet connection at saka computer, syempre, no, or even sa mobile phone yata, kaya... Yes, pwede kayo maka-attend, no? I see. Mm-hmm. So ang website po niya ulit ay virtualtradeexpoph.com. Mm-hmm. Apa. Yan. So kung lalo na sa ating mga entreps, no, mga OFWs na ka-entreps na nagbalik ng balikbayan na, no, nandito na ulit at meron tayong pangkapital, no, maganda po gawin din ang pagpa-franchise kasi nga hindi nyo na kailangan pag-isipan pa ano bang kailangan kong gawin, paano ko ba gagawin ito, ano ba yung mga kailangan kong pagkunan. No, pwede niyong attendan na lang po itong virtual expo. Makakahanap po tayo dito ng mga negosyo na pwede natin ipasok, no. Yung mga malalaki din po bang mga franchises, nandito rin po ba kaya Sir JP? Kunyari mga tipong convenience stores, no? Okay po, bali Sir Rene, meron kami nandiyan si Farmacia ni Doc sa pumalaking kumpanya po yan. And of course, sa mga foods naman po, naghahanap dyan ng maninegosyo na pagkain. Andyan si Plato Wrap, si Lagoto King, si Shomai House, si Tokyo Tempura. Kung naghahanap naman kayo ng bicycle or yung mga bisikleta na maka-franchise, andyan si Cycle House. Kompleto po. Meron po kami more than 30 franchise or exhibitors na naka-onboard sa platform. Ayan po. Isa pang question, Sir JP. Yes po, yes kung po. Kung kunyari interested ako, or si Chase baka interested, no, mag-franchise, ano bang minimum na kapital na kailangan para makapagpa-franchise tayo? Okay po, depende po bali yan sa bibilin po ninyo na franchise at kung anong klaseng franchise ang hinahanap ninyo. For example lang po, para sa Righty, kung interesado kayo sa Milky, ang Righty franchise package po is 180,000 pesos. Kompleto na yun. Ito, may food cart na lahat ito, initial supplies, equipment, trainings, uniform. Pero pagka sumali po kayo sa virtual trade expo at doon kayo kumuha ng Righty, naka-wave na po, may promo po ito. Wave na yung franchise fee, magiging 140,000 pesos na lang po ito. Wow, ang laki ng discount. Ha? 180, sabi mo 200, more than 20%. Apo, ayan.
Meron din po yung mga ibang exhibitors, meron din po silang special franchise packages na makikita nyo lamang po sa Virtual Trade Expo sa Franchise Bonanza. Ang ganda ng offer na to. Ang ganda ng ano, opportunity na to para sa ating mga entreps, no? Lalong-lalo na ngayong pandemya. May nakatabi tayo pero gusto natin na mapalaki pa ito, no? In any case, Sir JP, babalikan namin kayo in a while. May mensahe lang daw si Chase. Chase, ano yun, Chase? Ayan, magbabalik lang po ang Entrep Radio pagkatapos sa ilang paalaala. Entrep Radio Online. Mga entreps. Hello, hello. Ayan po, si Mr. Entrepedia. Badakaw po tayo sa Entrepedia Tips. Hello po. And so nagbabalik po tayo para sa ating tatlong tips para sa para pamahalaan ng iyong franchise. Ayan po, ito po ating Entrepedia Tip number 2. Gamitin na mga programa at plano ng franchisor. Gawin nating masundan ang mga nakahandang programa o plano ng franchisor natin. Ito ay idinisenyo upang makatulong na lumago ang ating negosyo ayon sa mga subok na paraan. Gawin din natin na pag-aralan ang mga plano na ito para mas makilala natin ang direksyon ng franchise natin. At yan po ang ating ikalawang Entrepedia tip, gamitin ang mga programa at plano ng franchisor. Meron po tayong pangatlong tip na parating dito lang po sa Entrep Radio. Okay, thank you, Mr. Entrepedia. Yeah, no, si Stephen Chase Lemon. Yep, that's me. Talaga, Chase, nag-improve na talaga ang Tagalog mo. Siguro mga ilang episodes pa natin ito at na talagang matuwid na ang ating Tagalog. Oo, ilang episodes pa. Okay, magbabalik po tayo kay Sir JP Morales. For our... Sabay iwas. Hi, Sir JP. Welcome back po. Ayan, narinig mo naman si Chase mag-Tagalog. Talagang nakaka-inspire, no? Na may pag-asa pa ang mundo. Ngayong 2022. So yan, Sir JP. So napag-usapan natin ang mga ka-entreps. Kung hindi nyo po naabutan ang ating usapan kanina tungkol sa pagpa-franchise sa Virtual Expo po, no? Na in-offer ng AFFI, no? Si Sir JP lang naman po ang chairman ng event na ito. So kung meron kayong gustong malaman or gusto nyong itanong, pwede nyo po siyang diretsuhin mamaya. I-share natin ang contact details niya, no? Para makontakt natin siya. Ngayon naman po, Sir JP, pag-usapan naman po natin ang DTI at ang yung Go Negosyo Mentor Me program. Ano po ba ito at but matunog ito sa mga ating mga entreps, no? Okay po, Sir Chase, ano, Sir Rene, yung DTI po pati yung KMME program ng Go Negosyo. Yung fourth year college po ko right after graduation, may tumawag po niyan actually sa bahay namin. Yung mother ko that time, buhay pa siya. Siya nakasagot noon, sabi, meron daw program ino-offer ang Go Negosyo. Isa ko sa napili ng kanilang kapatid mentor me program. And then pagka uwi ko noon sa bahay, tinawagan ko ulit yung DTI. Sabi ko, interesado ko malaman ano ba yung kapatid mentor me program ng Go Negosyo. Sabi nila, ito yung program na ito ay yung mga seasoned franchisors at saka yung mga tycoons at entrepreneurs natin dito sa Pilipinas ay tuturuan kami kung paano ba mag-handle ng negosyo, yung mga tips nila sa mga negosyante. Itunuturo po nila dito at sa kanilang mga knowledge. At that time po, tayo ko, sige, interesado ako sumali. Ayun po, nung sumali na ako sa Kapatid Mentor Me program, na-expand po yung knowledge ko sa entrepreneurship. Nandito yung kung paano patakbuhin yung opisina ng tama, sa labor, sa HR, nandyan din po yan. Sa operations, kompleto po yan. Kung nasa manufacturing kayo, nandyan din po yung mga tamang dapat na mga safety codes, kailangan alam din po namin. At saka safety procedures, dapat alam din po namin yun. And of course po, kung may mangyari man, katulad nito, itong pandemic, kailangan meron kaming business continuity planning na tinatawag. Ayun, nakapag-prepare po kami that time. Kung ano man scenario, lindol man, may suno, kailangan prepared kami po doon. At itong pandemic na to, yung virus, kailangan prepared din po kami dyan. Parang meron tayong contingency plan para sa disaster, ano yan, DRRM, Disaster Risk and Recovery, no? Usually ginagawa din natin yan sa ating mga LGU, no? Para makatulong sa mga, hindi lang sa mga businesses, kundi para pati sa mga mamamayan ng isang bayan, no? Essentially. So yan, kailangan din natin yan para sa ating negosyo. Sabihin natin, katulad ng nangyari nung bagyong Odette, no? Siyempre, talagang masama nangyari dito. Pero ang dami rin, hindi rin kasi inaasahan yun na bigla palang mawawala ng signal, no? O walang cellphone, walang internet.
So ibig sabihin walang bangko, walang ATM. So talagang ang laki ng epekto niya, lalong-lalo na kung kunyari wala tayong cash yung time na yun sa bangko, no? O kaya kung wala talaga tayong cash, kailangan natin magnegosyo, no? Pero yun na nga, no, kung anong plano natin kung sakaling mangyari yan? Yun. So yun, kailangan yun talaga sa isang negosyo. So that's just part ng DTI at saka ng sa ito nga sa Go Negosyo, no, na KMME kapatid. Ito din po, tama ba? Kapatid Mentor Me? Apo. Yan din po yun. Po, no? Yun. Okay. Kapatid okay. Mentor Me. Kasi lang pala yun. Alam mo, ihuli mo yung KMME. Pinaikli lang po. Okay. Go Negosyo. Marami tayong kilala dyan sa KMME program, no? Talagang kasi nga dito sa Entrep Radio, nakasama na rin po natin yung mga taga Go Negosyo, taga DTI, na interview na rin natin sila, no? Para makatulong tayo sa ating mga ka-entreps, no? So, ikaw pala, Chase, may tanong ka, no? Since na-mention nyo na, sir, yung mga katulong na sa mga ka-entreps natin. So, sir, yung mga program na to, how does this help yung mga ka-entreps nga ba natin exactly? Okay, ito po, natutulungan yung mga ka-entreps natin na ma-level up yung negosyo nila at ayan, mas magumanda pa po yung kanilang benta at mas maging more structured yung kanilang negosyo. Dahil minsan yung iba negosyo nila, wala lang, sila lang yung may alam kung paano patakbohin. Hindi, dapat nakasulat ito. Meron manual yung operations kung paano patakbohin yung negosyo. Kahit ano man ang mangyari, matutuloy-tuloy pa rin ang patakbo ng negosyo. Ayun po. And so non-stop operations style even amidst the pandemic and dito sa program na yan. So sir, para sa mga ka-interest natin and sa mga other interested people, and paano nga po ba sumali sa program na to? Okay po, bali if interested po kayo, punta lang po kayo sa Kapatid Mentor Me program na o kaya sa Go Negosyo Facebook page po, mag-message lang po kayo doon at abangan po yung mga post ng Go Negosyo kung kailan po magkakaroon ulit ng Kapatid Mentor Me program. Ayan, so sa Go Negosyo FB page. Ayan. Ayun, no? Talagang magandang simula talaga to, no? Lalong-lalo na kung offered to sa inyong city, no? Ang pumasok ng Go Negosyo in partnership with DTI, no? Nag-offer sila. May opening para sa Kapatid Mentor Me program. Sali na po kayo, no? Kasi libre naman po siya. And I think virtual na karamihan na ng dati kasi kailangan parang classroom yan. Yung iba, one to one, diba? Face to face, ganyan. Eh ngayon, puro virtual. Na, no? So, yes. Safe. Okay. So, Sir JP, pag-usapan naman din natin kasi nga ngayon, ang dami ng businesses, no, na nagdi-digital, kumbaga lumilipat na into digital. And pagdating sa digital, papasok na rin po dyan ang paggamit ng social media. Kasi pag digital na po ang business natin, kailangan nakikita tayo sa social media. Kasi nga, dito na po papasok ang karamihan ng ating negosyo. Kumbaga, mga customers natin, mga request para sa support, no, na puro social media na yan. In your case po, kunyari sa Right Team na lang po, gaano kalaki po ang effect ng paggamit ng social media sa inyong negosyo? Okay po. Ngayon, napakalaki po ang effect ng paggamit ng social media sa aming negosyo. Dahil ng time po na yun, kailangan all orders, delivery po lahat yan. Yung mga customer namin, message na message dun sa aming Facebook page. Pwede ba mag-order dito? Paano ba namin pipikapin yan? Paano ba babayaran yan? So naging means of communication po namin to and ways na rin kung paano maka-generate kami ng revenues and income. Kaya po, kung meron po kayong social media dyan, gamitin nyo na po yan, i-utilize niyo dahil libre naman po yan. Tulad nila Facebook, pati ni Instagram, libre-libre po natin magagamit yan. At in return po, meron tayong kita na makukuha. Kunyari po, Sir JP, sa Facebook, paano natin siya nagagamit? Some examples po. Okay po, for Facebook naman po, meron po yung tinatawag na Facebook page. Pwede po kayo mag-create ng Facebook page at pwede rin po kayo mag-create ng ads po doon. Doon sa ads po na yun, pwede po yan may clickable link po na pwede diretso po doon sa message inbox po ninyo na yung customers po ninyo pwede mamili kung o-order ba sila or mag-i-inquire ba sila ng franchise or mag-i-inquire about sa produkto na ino-offer po ninyo. At meron na po yan, pwede kayong features na mag-autobot po yung autoresponder or kung masipag naman po kayo, isa-isa kayang reply, pwede rin naman po yung mano-mano. Tiyagaan lang talaga. Sabi nga nila, kung wala kang effort, kung wala kang tinanim, wala kang aalihin. Kung wala kang effort, wala kang benta. Parang ganun. So kung manual muna, pwede naman manual, no? Although yun nga, may mga automated or automatic naman na way
para automatic din sasagot ang mga nagtatanong sa inyo. So pwede po mag-order sa inyong FB page? Yes po, pwede po. Punta lang po kayo sa Facebook page ng Righty. Click nyo lang yung message doon. May lalabas po kagad na order. Ayun po. Tapos lalabas na yung menu and then kung saan location po kayo. Wow. I-click nyo lang po doon. Ide-direct na sa nearest branch po. So hindi nyo rin po kailangan ng e-commerce na website, kumbaga? Opo. Hindi na siya magastos katulad nung dati. Ngayon, mas na po siya, affordable na po. Ah, nga. Ang payment po nito, GCash, ganyan? Or, yes po, it's either GCash or kung may, opo, kung bank transfer, may options po si customer. Okay, mas maganda nga yun, no? Kaysa kung wala rin tayong budget para magpagawa ng website pa, no? So messenger pa lang, pwede na nasagutin yung mga nagtatanong. Total, may pangalan naman yung nagtatanong dyan eh. I mean, lalabas yung profile naman nila, lalabas din. So alam niya na kung sino nagtatanong, di ba? Mm-hmm. Okay. Ikaw, Chase, may tanong ka? Yeah, so... So JP, yan, yung team niyo po, how does it maximize yung pag-use ng social media during this pandemic? Okay po, yung sa pag-maximize po namin sa social media, lahat po ginagamit namin kung saan po yung pinakamalakas. So far po, ang pinakamalakas talaga is yung Facebook page po namin para sa pagkuha ng order. So doon po kami nagpo-focus sa ngayon po. Nagde-develop kami ng mga ads, kung ano po yung pwedeng maka-entice sa mga customers para bumili ng milk tea products po. And as well as yung dun sa franchise package po sa mga interesado kumuha. Mm-hmm. Go for it, ayan. Chase. Ayan. So, and sir, so let's proceed din po sa next series of questions. Running short in time, an hour talaga really goes by really quick. So, sir, JP, yung businesses po the mga current businesses natin ngayon, where do you think they are headed in the next few years? Where do you think they're headed? Like, kamusta na po kaya sila in the future? Say, okay. Few months from now. Okay po, from a few months from now, kung mapapansin po natin, yung COVID virus is nagda-lay-load pa po siya, nagda-die down na. Katulad na itong Omicron, hindi na po siya kasi lakas ng tulad ng Delta before. Although, malakas po siya makaawa, but the symptoms, madbilis nang gumaling, yung mga patients na magkaroon ng Omicron virus. And of course po, ang effect po natin yan sa economy, unti-unti bumubukas na po. Kung makita natin, ang dami na po actually lumalabas ng mga tao para bumili ng mga, kung ano yung mga paborito po nila, bumibili ng milk tea, bumibili ng toque tempura. Ayan po, from a few months from now po, nakikita ko na babalik na po yung economy natin. And of course, yung mga sales at benta ng mga negosyante, babalik na po sa dati. Ayan. And of course, expect po natin na medyo magkakaroon ng increase sa unang months na dadating dahil yung iba sabik na matikman yung kanilang mga paboritong pagkain na hindi nila natikman itong pandemic. Ayun po. Oo. Talagang medyo namimiss nga talaga. No? Lalo na kung meron kang paboritong kinakainan na hindi pala nagde-deliver, hindi rin makapag-operate. Sana nandyan pa rin, diba? Tuloy pa rin ang negosyo. And Sir JP, meron po ba kayong mga tips or final tips po para sa ating mga ka-entrips na nakikinig ngayong hapon na to? Okay po, tips po sa mga fellow ka-entrip natin. Naintindihan po natin na yung sales natin mababa. Kaya yung month na to, minsan may times na mababa, may times na mataas. Huwag po kayong mahinayang, huwag po kayong malungkot dahil tomorrow po is another day. At kung ano man ang problema ang kakaharapin po ninyo, huwag po kayong dumapa. Kailangan matuto kayong bumangon po. And then no matter how you feel po, you just have to get up, dress up, show up, and of course, never give up. Ayan, those are some wonderful tips. Hindi ko na kailangan na ng pangatlo eh. Anyway. Narinig mo ba yun, Chase? Yeah, wake up. I am waking up. Actually, kakagising ko lang. Sige, lagyan ka natin. Sir JP, and if you have any contact details that you'd like to share or any social media accounts na pwede natin mapakita sa mga ka-interest natin or sa mga nakikinig. Okay po, sa mga nakikinig po. Yeah. Okay po, sa mga interested po, number one, sa sumali dun sa AFI Franchise Bonanza, visit lang po kayo sa facebook.com/AFI Empowering Entrepreneurs po. And then, of course, you can visit yung Virtual Trade Expo PH. At kung interested naman po kayo sa Righty, facebook.com/Righty. Ayan na po lalabas. And of course, sa mga gusto magkaroon po ng communication sa amin po, 0936-453-5724. Yan po ang aking mobile number. Ulitin ko lang po, 0936-453-5724. Ayan po.
Yun. Wow, ang ganda ng ano. No? Yan, no? Tatlo yun, no? Tatlo yung mga, ano tawag nito? Information or contact details ng Sir JP. So kung ano, kung hindi niyo na siya narinig po, pwede niyo balikan dito sa Facebook. May replay naman po dito. Contact natin sila. And lastly, Sir JP, kung meron po ba kayong mga promos or events aside from itong sa virtual trade, no? Virtual Trade Expo, baka meron kayong gustong i-share pa. Okay po, abangan nyo lang po, marami po kaming programs na kine-create sa AFI this 2022. Malaking tulong po ito sa mga negosyante po, sa mga startup businesses. Tutukan nyo lang po sa Facebook namin, sa Facebook page. Abangan nyo mga posts po namin, lalo na yung AFI Bootcamp. Mangyayari na po yan this 2022. This is in partnership with DTI and of course with PLDT Homebiz. Malaking tulong po ito sa mga ating startup businesses. Abangan po ninyo yan. Ayan, sa mga naghahanap naman po ng Righty Franchise Package, abangan po ninyo sa Facebook page ng Righty, mga exclusive promos po namin. Nice. No? So siguro pagdating din ng bagong event niyo po, pwede natin kayong maimbitahan ulit dito sa Entrep Radio, no, para makapagbigay rin kayo ng information about that. Ay, yes po, ano, maraming salamat happy, po sir. Happy po, happy boot. Ah, happy, H A F F I, no. Ay, happy. Ako masaya. Okay. So yun po, mga ka-entrep, si Sir JP Morales, no? Talagang ang dami natin natutunan sa kanya dahil lalong-lalo na ngayong pandemic, no? Kailangan natin ng tulong na makakapagpagaan pa ng ating pagnenegosyo, no? So Sir yes. JP, salamat po ng marami sa pagsama sa amin dito ngayon sa Entrep Radio. Thank you, Sir JP. Maraming salamat po, Sir Rene and Sir Steven po. Ay, Sir Chase, maraming salamat. Either one works. Good afternoon po and have a great weekend. Have a great salamat Sunday, Sir JP. Okay, paalam po. All right. Okay. Mr. Entrepedia, bumabalik. Yeah, ibalik po natin ang ating Mr. Entrepedia para sa ating pangatlong Entrepedia tip. So mga ka-entreps, welcome po. Si Mr. Entrepedia po nagbabalik para sa ating Entrepedia Tips. Ito po yung pangatlo nating tip para sa 3 tips para pamahalaan ang iyong franchise. Entrepedia tip number 3, gumawa ng maayos na kultura. Ang kultura ay ang pinakamalaking impluensya sa pagtakbo ng ating negosyo. Kaya bawat araw, sikapin natin na makagawa at mapanatili ang isang kultura na nagmamalasakit sa kapwa, manggagawa at kliyente. At ayan po ang ating ikatlong Entrepedia tip, gumawa ng maayos na kultura. At ayan po mga ka-entreps ang ating tatlong tips para pamahalaan ang iyong franchise mula po sa ating Entrepedia. Thank you, Mr. Entrepedia. Talagang sa Chase, no? Ang dami natin tips talaga na kukuha kay Chase. So yan po mga ka-entreps. Ulitin lang po natin. Maraming salamat kay Sir JP Morales, no? Talagang yung mga tips tungkol sa franchising, pati sa pagsisimula. Even nung bata pa siya, no? Talagang, actually, wala naman talagang age para kailangan, no? Para makapagtayo tayo ng sariling negosyo. Any age will do, no? Pero yun na nga, malalaman natin yan, no? Bata ka pa lang, mahilig ka magbenta, gusto mong magbuting-ting or anything. Actually, dyan papasok po yung tinatawag nating entrepreneurial spirit, yung ating pagninegosyante. Okay. At ang susunod po na programa sa Entrep Radio ay ang Senior Citizens Forum, no, with Meng Canlas and si Rene, Dr. Rene Catan. No? Yan. All right. We'll be coming up after our show dito sa Entrep Radio. So mga ka-entreps, maraming salamat sa inyo, sa mga namasugid na nakikinig at nanonood sa ating programa tuwing Linggo na Entrep Radio. Thank you po mga ka-entreps. Also maraming salamat rin po sa mainit na pagnagap namin sa amin dito sa bagong tahanan ng Entrep Radio, DWIZ 882. Maraming salamat din po kay Sir Alex, Sir Tito at Sir Ness sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. At maraming salamat din sa aming mga kasama sa production team. Patuloy na nagiging buhay na buhay ang Entrep Radio dahil sa tulong ninyo. At syempre, talaga nga naman nakamute pala tayo. At syempre, maraming salamat kay Sir Joy, the Voice Master Gonzales na walang tigil sa pagtulong at pag-motivate sa ating mga kaboses. At mga ka-entreps, inaanyayahan namin kayo na sumali dito sa Entrep Radio as guest, no, or as speaker. Message nyo lang po kami kung meron kayong gustong i-share o yung negosyo nyo talagang
ang daming dinaanan pero nandito pa rin, lalong-lalo na ngayong pandemic. Gusto namin pong i-share yan sa ating mga iba pang mga ka-entreps, no? Para ma-motivate, mabigyan naman sila ng inspiration. I-share po natin ang ating kwento. Sila start their 2022, right, mga ka-entreps? And kung interesado rin po kayo na maging isang voice-over artist, mga ka-entreps, sumali na sa Certified Voice Artist Program na ginawa at pinamumunuan ni Pocholo, the Voice Master Gonzales. Ang mga online session na ito ay nakatuon upang pagalingin at ang nakatanging kakayahan nyo sa pagboboses. Pero sa pagbabasa ng Tagalog, kailangan self-practice po talaga. Self-practice at sa again. Pamumuno ng isa sa pinakakilalang influential speaker sa buong Pilipinas, Pocholo the Voice Master Gonzales, ma-inspire at ma-inform sa talakayan ng inyong mga ka-entrep sa DWIZ 882, kasama ang inyong lingkod, Rene the Envoice Toralba. At ang inyong nag-iisang Mr. Entrepedia, Stephen Chase Fleming, at temporary co-host ni Rene, the Envoice Toralba. Yeah. So, ang Entrepedia, the voice of Filipino entrepreneurs, ay hinatid sa inyo ng DWIZ 882 at ng Creative Voices Productions sa pakikipagtulungan ng Certified Voice Artist Program, Voice Acting Academy Philippines, Meta Voices Talent and Casting Agency, Dubbing Booth Company, Creative Sound Studios, at ng Voice of the Youth Network. Ito po ang Entrep Radio sa DWIZ 882, the voice of Filipino entrepreneurs. Thank you and have a great weekend. Have a good Sunday, mga Entreps. Entrep Radio online.